Yung isang set natin, ganito siya. Yan. So kasama na yung tornilyo. Bali parang nasa 750 na po yan. Pillow block. Yan. So okay na. Kaya kung makikita nyo to, halos naka 180 degrees na. Flat doon. Naka flat din tayo dito. Dapat yan, ang curing time niyan nasa 24 hours mga kamasta. So ngayon, pag napahira namin yan, pwede na siya i-treat ng grinding. So bukas pa natin ito primeran at saka mamasilyahin. Welcome back sa ating panibagong vlog mga kamasta. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, layout na tayo at nasa taas na si Levi. Kakabit natin yung solar, solar natin, yung street light. So ilalagay natin dyan. So i-welding na natin yan. Bali, eto naman, li-layout na natin. Lagyan natin yung mga plate. Ito yung plate na sakto-sakto dito yung pillow block. Ito yung tornilyo ng pillow block natin. Tapos ito ilalagay natin to. Ganyan. So ito ititik-tik natin to konti pa ganyan, pa side para nakakapit. So kukunin lang natin yung sentro nito at kung paano yung mounting niya. So tara. So gamit yung laser natin, kukunin natin yung sentro muna nito para dun sa hulog niya. So kukunin na lang natin yung muna yung level mamaya. Ayan, nilagyan na natin ng hulog. Ayan, hulugan natin. Hulugan din natin yung part na yan. Tapos sa ngayon, pinapabricate muna natin yung plate o yung pillow block natin. So welding muna natin to, full weld muna natin yung likod niya para hindi na siya gagalaw. So ito yung pillow block natin na 1 inch mga kamasta, no? Ito yung gamit natin. Ayan. So full weld muna natin para hindi na gagalaw yan. Kasi alisin din lang natin yan eh, yung tornilyo niya. Para ibig sabihin yung pagka tornilyo ng pillow block natin. Okay, kakat na natin yung silindrika, yung pillow block natin. Kaya palagyan ko muna ng buhangin doon para hindi mahirapan yung pagtatrabaho natin. So nakalagay na tayo ng isang pillow block pero hindi pa yan naka full weld. Lalagyan pa natin to ng angle bar mga kamasta. No? Yan. So buo yan, nalalagyan yan para may makapit hanggang doon sa ilalim. Sa taas. So parehas na parehas naman yung abang natin doon sa kabila, tapos dito sa kabila. So parehas yan yung paglalagay natin ng shafting. So yung paglalagay ng shafting natin dito, nakasagad na tayo dito para equal siya na pantay yung bawat kantuhan niya doon din sa kabila. At ay wala. Yan, so discardin muna natin yung pagpasok natin dito. So yung shafting natin yan, solid na solid na bakal yan mga kamasta. No? Yan yun. Yan. Ayan, so merenda muna tayo mga kamasta. Ayan, so tara, merenda muna. So naka-guide na yan mga kamasta. No? So gamit yung laser natin, yan yung ginagamit natin pang hulog. So yung pamamaraan natin medyo matrabaho nga lang, pero mas maganda yung tayo niya. Compare mo dun sa may assembly mo ng buo, tapos maglalagay ka ng shafting. O kaya yun sa may pillow block natin medyo mahihirapan. Ayan, so naka-guide na tayo ng isa. Sunod na natin sa kabila. Tapos ispat na natin yung ilalagay natin na frame natin. Ayan, no? Diba? So ito, sasagad to mga kamasa. Pwede siyang tumama doon. Kakat na lang namin to. Kaya babawasan to. Ayan. Ayan, kaganda ng pillow block. Diba? Ayan, so kain muna tayo mga kamasa. Ayan, no? Alam nyo amin natin talaga. Dito na si Bayaw. Pagkain po nila ito. Dito ako po. Ayan no. Tuwang-tuwa si Danny Boy. Ayan. Sakto naman mga kamasta, maganda yung panahon. Hopefully hindi umulan mamaya para makapag-layout kami ng husto. Ayan. Sa kabila naman, li-layout na rin namin doon para ang fabrication dito na kami sa part na to. Ayan. So kain muna. Si Pare Bong, oh. Kamusta daw, Kwan? Ay. Kita
Yan tatay tanay. Yan. Boston. Ya. Tago buliwaw. Tanay bangir nga ito nay. Sao mo nang bigas. Tintas na bagay ha. Bye. Ngon, di ba kat mo ata naglutaw? Yan balay naglutaw tilapia. Malagkit yung kanin sa bahay. Pagdak ulan. Sayang. Tagwan ni Relly boy, hindi na natak ko. So, tapos na kami kumain mga kamusta na. Start na naman yung tropa. Konting pahinga lang. At ang iniiwasan kasi namin dito yung ulan. Kasi medyo maagang ulan dito. Malapit sa bundok eh. So yung materials natin dito na gagamitin o kaya mga ginagamit natin mga kamusta ay ito yung tubular na kung saan ang kapal nito o ang dimension nito 2x4 mga kamasta na 2.0 yung kapal, so GI po siya. So yan yung pinakamaganda pagka sa gate natin. So gumamit kayo ng 2.0 kapag tubular yung gagamitin ninyo para dun sa frame ng inyong gate mga kamasta na inyong gagawin. So sa pillow block naman natin mga kamasta, yung 8 set na kinuha natin, bali yung 8 set na yan mga kamasta kasama niya yung shafting niya na D1, tapos yung plate natin na ginagamit kung saan ito yung plate mga kamasta, no? Ito siya, ito yung plate niya, tapos ito yung pillow block natin, tapos yung tinatawag natin na shafting ay yung nandun sa loob. So D1 yung sukat niyan, bali ang set niyan mga kamasta na sa 6,000 yan lahat, yung sa may nakuha natin na 8 piraso, so set na po yun. So parang ang isang piraso niyan eh, o kaya yung isang set niyan ay 750 yung isang set. So yung isang set natin andito siya. Tingnan natin. Yung isang set natin ganito siya. Ayun. So kasama na yung tornilyo. Bali parang nasa 750 na po 'yan. Yung pillow block. Yung kukunin niyo na shafting nito dapat nasa 1 foot. Ayan. So isang pie po 'yan. O kaya 12 inches po yan yung para sa shafting natin. So patiktikan lang natin to yung ibang part. At sa ngayon nilalason na rin namin yung poste natin para bago natin siya grinderin gamit yung masonry neutralizer natin mga kamasta, no? So gagamitan natin yan ng cup wheel para ma-grind. Ayan, so paid na tayo ng masonry neutralizer. Now, saan yung masonry neutralizer natin na yan mga kamasta? Dapat yan ang pagpapahid niyan eh, bago mo siya i-treat ng masonry o kaya yung mga pati na gagamitin natin o kaya pintura. So dapat yan ang curing time niyan nasa 24 hours mga kamasta. So ngayon pag napahiran namin yan, pwede na natin siya i-treat ng grinding. So bukas pa natin ito pwedeng masilyahin. O kaya naman bago masilyahin ay lalagyan. So bukas pa natin ito primeran at saka mamasilyahin. Ayan, so full weld na natin yung plate na nilagay natin mga kamasta. Ayan, full weld muna natin para may kapit yung mga dowel na inabang natin dyan. So ang gagawin natin dyan, ayan, gamit yung laser na leveler natin. Yan yung gagamitin natin para makuha yung hulog niyan. Para mas mabilis mga kamasta na. Okay, so tara tara. So yan, ispatal muna natin. Bali nakuha na natin yung tayo niya dito. Tapos yung tayo niya dito. So dapat yan saktong sakto yung hulog. Yan. So kabit muna natin. At magda-double check tayo para dun sa sukat niya. Yan. So mag-grind na rin si Danny Boy. Okay.
Pagkatapos nating ma-full weld yung loob niyan, pwede na natin takpan. Ayan, so okay na. Kaya kung makikita nyo to, halos naka 180 degrees na. Flat doon. Naka-flat din tayo dito. So maganda, naka-diretso doon. Tsaka diretso dito. Naka 180 degrees. Ayan, okay. So itong mga to, tatakpan na lang natin. Ayan. Ito naman, ayusin na lang yung butas. Yun yung papasukan nun. Okay. Ganun din dun sa kabila. So ilagay na natin yan. So yan na muna yung unang pamamaraan namin para mailagay natin. So naglagay tayo ng stopper doon. Tapos doon sa kabila. Patakder. Ayan. Malaki ah. Bawasan nyo. Sakto. Sakto ata. Yan. Okay. Ganun din sa kabila. Yan yung gate namin buo. Yan. So binuuno muna natin siya para makuha lang natin yung frame natin. So nilalagyan na lang namin ng stopper para diretso na yan. Kagaya ng ginawa ko dito sa ilalim. So naka-adjust kami ng 5cm kasi yan yung design natin. Okay. Kagandaan yan pagka may stopper. Papatong mo na lang yan. Okay, tinga pa, balik pa. ano yan pare po? Ha? Ano nga yung malulukatan natin? So yan na yung frame natin mga kamusta. So eto nakaulog na to, nakaulog na rin dun sa kabila. Okay, tapos na mga kamusta, yan bukas ulit at lalagyan na natin yung mga frames na ito o kaya yung mga braces natin. So ayan mga kamusta, hanggang dito na lang yung video natin. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.